Okay. Hello, teachers. Kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa board exam nyo? Or kulang pa yung mga kaalaman mo? Or yung mga kaalaman nyo? Okay, mga teachers. So, ngayon, pag-uusapan naman natin or tatalakayin naman natin yung mga akda, yung mga taniyag na akda sa Pilipinas at saka yung mga manunulat. Okay? So, yung unang tanong natin, teachers, ang kauna-unahang nobelang sinulat ng isang Pilipino gamit ang wikang Ingles ay ang blank. Ano ito? Mga teachers, minsan na itong tinanong sa board exam, okay, sa Gen Ed. Ito raw yung kauna-unahang nobela na sinulat ng isang tubong Pilipino talaga, ha? Isang Pilipino gamit yung wikang Ingles. Ano yon? Letter A, Did Stars. Letter B, A Child of Sorrow. Letter C, like the Mulave. Or letter D, the Wound and the Scars. Ano yon? A, B, C, D, teachers. Pasensya na kung medyo maingay, ha, kasi umuulan dito. Kung narinig nyo, umuulan kasi dito sa amin. Okay, ano yung sagot nyo? A, B, C, D, pinakaunang nobelang na isulat sa English ng isang Pilipino. Okay, very good. Kung ang sagot nyo ay letter? Okay, letter B, tama kayo dyan. Ma'am, bakit hindi siya pwede letter C? Or hindi siya pwede letter A? Letter C and letter D. So, ngayon pag-uusapan muna natin yung mga akdang ito, mga teachers, okay? So, kapag sinasabi natin Did Stars, mga teachers, ang sumulat po niyan, si Paz Marquez Benietez. Sino yon? Si Paz Marquez Benietez. Siya po yung kilala bilang sonnet writer o isang tanyag na manunulat ng sunito dito sa Pilipinas, di ba? Sonnet writer kasi sa English na literature, si William Shakespeare yun, di ba? Naalala nyo? Yes, sonnet writer, si William Shakespeare po yun. Pero dito sa Pilipinas, nakilala si Paz Marquez Benietez bilang isang tanyag na manunulat na ng sonnet, okay? So yung Did Stars, teachers, ito po yung nasulat ni Benietez na kung saan, okay, kinikilala bilang model of perfection. Ano yon? Model of perfection. Kasi napakahusay daw ng pagkasulat ng Did Stars. Okay, kaya siya tinaguri ang model of perfection ni Paz Marquez Benietez. Okay, next naman, yung sumulat ng A Child of Sorrow, si Zoilo Galang po yun. Sino? A Child of Sorrow, ito yung pinakauna, again, ano to? Pinakaunang nobela na naisulat sa wikang Ingles ng isang Pilipino. A Child of Sorrow. Mamaya, pag-uusapan natin yung tungkol dito. Okay? Kahit summary lang. Next naman, teachers, Like the Mulave, sinulat po ito ni Rafael Zulueta da Costa. Sino yon? Rafael Zulueta da Costa. Siya po yung sumulat ng Like the Mulave. Actually, teachers, naitanong to sa Gen Ed, pero paano siya tinanong, ma'am? Hindi actually, yung pagtanong sa kanya, no, hindi tinatanong kung sino yung sumulat. Anong tayutay daw yon? Yung Like the Mulave, anong tayutay raw yon? Okay, so anong tayutay yon? Very good. Ano yon? Simile po yon or pagtutulad. Lumabas yan sa Gen Ed. Simile or pagtutulad. Okay, last board exam, lumabas yan. Like the Mulave, simile or pagtutulad po yun. Okay? Next naman, we have the Wound and the Scars. Wound and the Scars ni Arturo Rutor. Again, the Wound and the Scars ni Arturo Rutor. Ito po yung pinakauna na naipublish ni Arturo Rutor sa Philippines Book Guild. Okay? Kasi kasamahan siya or kasapi siya sa grupo na iyan. Okay? So ngayon, mga teachers, pag-uusapan natin kahit summary lang, ha, ng mga naisulat or ng mga akda na ito. So pinakauna, mga teachers, yung Did Stars ni Paz Marquez Benietez. So sa Did Stars, mga teachers, meron silang tatlong tauhan actually. Yung mga kumbaga focus sa tatlong tauhan ito. Okay? Ma'am, bakit siya Did Stars yung pamagat? Bakit Did Stars yung pamagat ng akda ni Marquez Benietez? Ma'am, ganito kasi yung nangyari. Meron tauhan doon, ha? Una, si Alfredo Salazar. Siya po yung lalaki. Of course, Alfredo, malamang babae yan. Di ba lalaki dapat? Okay. Alfredo Salazar, siya po yung pangunahing tauhan ni lalaki. Tapos, Esperanza, siya po yung pakakasalan ni Alfredo Salazar. Pakakasalan ni Alfredo Salazar si Esperanza. Si Julia Salas,
na fall in love po si ano, si Alfredo Salazar kay Julia. So ganito yung story, okay? Ganito 'yon. Si Alfredo Salazar, mga teachers, ikakasal na siya kay Esperanza. Again, ikakasal na siya kay Esperanza. Si Alfredo Salazar, ikakasal kay Esperanza. Okay? Nang naglaon, mga teachers, hindi pa sila kasal ha, ikakasal pa lang siya. Unti-unting na-fade or unti-unting naglaho yung pag-ibig or yung affection ni Alfredo sa kanyang mapangasawa na si Esperanza. Kumbaga, yung nararamdaman niya, unti-unting naglaho. Ganon, di ba? Ganyan kayo mga lalaki. Ay, charis. Joke lang yun. Okay, so unti-unting naglaho yung pagtingin niya kay Esperanza. Tapos, na-fall in love siya or na-attract siya kay Julia Salas. Okay? So, ganito ha, si Alfredo Salazar, ikakasal siya kay Esperanza. Okay? Ngunit, unti-unting naglaho yung pag-ibig or pagtingin ni Alfredo Salazar kay Esperanza. Na-fall in love si Alfredo Salazar kay Julia. Ibang babae yan, si Julia Salas. Okay? Kaso lang mga teachers, alam ni Alfredo na yung family niya hindi talaga approve. Okay? Hindi agree na pakakasalan niya si Julia, of course. Hindi sila agree na magkatuluyan si Alfredo Salazar at si Julia Salas. Bakit? Kasi buto sila kay Esperanza eh. Okay? Kay Esperanza na lang yung buto nila. So kaya, si Alfredo Salazar, napipilitan siyang pakasalan si Esperanza. Labag sa kanyang kalooban na pakasalan si Esperanza. Okay? So nangyari, nagpakasal na talaga si Esperanza at si Alfredo. Okay? Kasi wala siyang magawa. Yan yung gusto ng mga families nila eh. Okay? Yung family nila, yan yung gusto. So, ang nangyari mga teachers, after 8 years, si Alfredo Salazar, meron siyang business trip. Okay? Meron siyang travel. Okay? So, nagpunta siya sa lugar nila ni Julia Salas. Yes, after 8 years, nagpunta siya sa lugar ni Julia Salas. So, nung nakita niya si Julia Salas, mga teachers, nandoon ako. Ay, charis. Okay? Nakita niya si Julia Salas, na-realize niya na yung pagtingin niya, yung pagmamahal, pag-ibig niya kay Julia Salas ay wala na. Yes, hindi na niya mararamdaman o hindi niya na naramdaman yung attractive or yung pagkaka-attract, attraction niya kay Julia Salas. Okay? Kaya siya inihalin tulad sa dead stars, mga teachers. Bakit? Dead stars, parang patay, di ba? Patay na bituin. Bakit? Yung pag-ibig niya na noon, grabe yung pag-ibig niya, grabe yung attraction niya kay Julia. Pero after 8 years, patay na yun. Wala na yung nararamdaman niya kay Julia. Okay? Yung nararamdaman niya, yung alaala niya, wala na. I mean, yung pag-ibig niya, hindi yung memories, nawawala. Pero yung pag-ibig niya kay Julia Salas, wala na. Hindi niya maramdaman. So, kaya dead stars. Okay? Inihalin tulad yun sa dead stars. Yung pagmamahal niya kay Julia Salas, wala na. Patay na. Okay? So, kaya yan pinamagatang dead stars, mga teachers. So, natandaan nyo ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan masyado tinatanong yung summary. Okay? Minsan tinatanong lang dyan kung sino yung sumulat ng dead stars. Sino sumulat? Very good. Si Paz Marquez Benietez. Ngayon, ang tanong, ano yung pinaka perfect or model of perfection na akda na naisulat sa Pilipinas? Okay, yung sunitong naisulat sa Pilipinas, very good. The Dead Stars po, iyon ni Paz Marquez Benietez. Very good ang taong bayan. Next na tayo, proceed tayo sa A Child of Sorrow. Kanino nga yung A Child of Sorrow? Very good. Kay Zoilo Galang po yan ha. Again, Zoilo Galang. Ano nga yung Child of Sorrow, mga teachers? Nalala niyo pa ba? Yes, very good. And Child of Sorrow, pinakauna na nobela. Okay? Pinakauna na nobela na naisulat ng pa-English. Pinakaunang nobela ng mga Filipino or ng isang Pilipino na naisulat sa wikang English. Okay? Again, sa wikang English. Huwag kayong malito kasi mga teachers. Marami kasing tinatanong sa board exam na nobela. Again ha, maraming tinatanong sa board exam na nobela. Tandaan nyo, isulat nyo. Kapag ang tinanong sa board exam mga teachers, pinakaunang nobelang panrelihiyon. Again, ano yung sinabi ko? Pinakaunang nobelang panrelihiyon na nailimbag sa Pilipinas. Anong sagot yan? Very good. Ano yon? Barlaan at Husafat. Again, ano yon? Barlaan at Husafat, pinakaunang nobelang panrelihiyon iyon. Barlaan at Husafat, sino yung sumulat or sino yung naglimbag noon? Si Barlaan, sino? Si Borja.
si Padre Antonio de Borja. Padre Antonio de Borja, siya po yung naglimbag ng pinakaunang nobelang panrelihiyon na nailimbag sa Pilipinas na Barlaan at Usapa. Yun yun ha, yun yung unang tinanong. Next naman teachers, kapag tinanong sa board exam, pinakaunang nobelang panlipunan. Again, ano yun? Pinakaunang nobelang panlipunan na nalimbag sa wikang Kastila. Kumbaga naisulat siya pa Kastila. Pinakaunang nobelang panlipunan na naisulat pa Kastila. Ano yon? Very good. Ninay po yon. Ma'am, ano yon? Ninay. Ninay. O, oh, ganon. Ninay, ha? Sino yung naglimbag o sino yung sumulat ng ninay, mga teachers? Very good. Si Pedro Paterno. Again, sino yun, ma'am? Pedro Paterno. Siya po yung sumulat ng pinakaunang nobelang panlipunan na naisulat pa Kastila sa Pilipinas. Ninay. Naku ha? Yun yung ikalawa. Next naman yung ikatlo, ang tanong sa board exam, pinakaunang nobela na naisulat pa Tagalog. Again, ano yung tanong ko? Pinakaunang nobela na naisulat pa Tagalog. Ano yon? Anong sagot dyan? Very good. Si Nena at Nining. Ano yon? Si Nina at Nining. Sino yung sumulat ng si Nina at Nining? Very good. Si Valeriano Peña. Again, sino ma'am? Valeriano Peña. Okay? Mga teachers, kilala nyo ba kung sino yung ama ng nobelang Tagalog? Sino yung ama ng nobelang Tagalog? Natandaan nyo ba? Very good. Si Valeriano Peña po yon. Valeriano Peña. Ma'am, bakit siya po yung tinaguri ang ama ng nobelang Tagalog? Gayong marami silang manunulat ng nobela. Yes, mga teachers, marami silang sumulat ng mga nobela sa Pilipinas, di ba? Pero si Valeriano Peña, siya po yung pinakaunang sumulat ng nobelang Patagalog. Kaya nga, ama ng nobelang Tagalog. Kasi nga, siya yung pinakaunang nakasulat o pinakaunang Pilipino na nakasulat ng nobelang Patagalog na may pamagat na si Nena at Nining. Sinulat po yun ni Valeriano Peña. Okay, so yun yung ikatlong na patungkol sa nobela na question ha. Next naman, ano yung ikaapat ma'am? Pinakaunang nobelang English. Again, ano yun? Pinakaunang nobelang English na naisulat ng isang Pilipino. Again, pinakaunang nobelang English na naisulat ng isang Pilipino. Okay? So, ano yon? Very good. A Child of Sorrow po yun. Again, ano yon? A Child of Sorrow. Sino yung sumulat? Very good. Zoilo Galang. Zoilo Galang. Okay, ngayon mga teachers, pag-usapan muna natin kahit yung kunting summary lang ng A Child of Sorrow. Okay? Meron tayong tauhan sa A Child of Sorrow. Una si Lucio. Next naman si Rosa. Next naman si Oscar. Okay? Si Lucio mga teachers at si Rosa, nag-iibigan po sila. Okay? So nagkatagpo po sila si Lucio. Doon po siya nagtrabaho sa lugar. Tapos sa isang lugar, tapos nakita niya doon si Rosa. Okay? Tapos, unang kita pa lang nila, meron na silang nararamdaman para sa isa't isa. Feel nila, meron na silang pag-ibig na nararamdaman para sa isa't isa. Okay? Kinabukasan yan, pinuntahan ni Lucio si Rosa hanggang sa palagi na silang nagsasama silang dalawa. Ang kaso lang mga teachers, bakit may kaso mga teachers? May kaso ma'am. Ganito po yung nangyari. Si Lucio, ordinaryong Pilipino lang po, or ordinaryong tao. Ayaw ng mga magulang ni Rosa kay Lucio. Again, ayaw ng mga magulang ni Rosa kay Lucio. Kaya ang nangyari, pinipigilan talaga yung pag-iibigan nila. Okay? Pinipigilan nila yung pinipigilan ng mga family nila yung pag-iibigan ng dalawa. So, ang nangyari mga teachers, ito yun. Si Lucio, ordinary lang siya, di ba? So, kahit na pinipigilan sila mga teachers, nagmamahalan pa rin sila. Kaso lang, parang nahati yung attention nila, nahati yung focus nila sa pag-ibig ba nila or sa responsibility ba nila sa mga families nila. Okay? So, kumbaga may conflict sa family nila. Tapos, dumating tong tauhan ni Oscar. Tauhan na si Oscar. Okay? Again, dumating na ang tauhan na si Oscar. Tapos, si Oscar, isa po siyang makasarili na tao. Kumbaga, selfish na tao. Yung tinitingnan lang niya, yung sarili lang niya. Okay? So, ang nangyari mga teachers, si Oscar, ni-rape niya po si Rosa. Again, ni-rape niya po si Rosa.
Yes, malungkot po talaga yon, okay? So, ang nangyari ni rape siya, so kaya si Oscar at si Rosa, napipilitan sila magpakasal. O napilitang magpakasal ni Rosa kay Oscar. Naglaon mga teachers, si Lucio, finocus na lang niya yung atensyon niya sa kanyang trabaho, sa kanyang mga sinusulat. Tapos mga teachers, si Rosa, sa katapusan ng istorya, namatay si Rosa. Ma'am, bakit siya namatay? O, basahin nyo na lang yung A Child of Sorrow. Basahin nyo na lang. Kasi hindi ko talaga natandaan yung whole story. Yes, basahin niyo lang. Hindi kasi siya masyadong tinatanong sa board exam kung ano, yung summary. Tinatanong lang dyan yung pamagat o ng nobelang pa-English, tapos kung sino yung sumulat. Pero kung gusto niyo talaga, teachers, na unawain yung kwento, bakit A Child of Sorrow yung pamagat niya, basahin niyo yung story, okay? So yun ha, A Child of Sorrow po, yun ni Zoilo Galang. Next po tayo mga teachers, Like the Mulavi. Again, ano yun? Like the Mulavi ni Rafael Zulueta da Costa. Tinanong to sa board exam, anong uri ng tayutay daw ito? Darius, ano yun? Very good. Simile po. Yun, ma'am, bakit siya simile? Kasi meron tayong salitang like, 'di ba? Kapag simile, may like, parang, katulad, 'di ba? Saying mga ganyan. Okay? So kaya Like the Mulavi. Ma'am, bakit Like the Mulavi yung pamagat? Bakit 'yan yung ibinigay na pamagat ni Rafael Zulueta da Costa, ma'am? Kasi inihilan tulad niya po sa isang mulavi. Alam niyo ba kung ano yung mulavi, mga teachers? Isa po itong puno. Ito oh, isa po siyang matayog at isa po siyang matayog na puno na nakakatayo siya mag-isa. Okay? Isang malakas, matayog na puno. Okay? Strong na puno. Okay, so sa tula po ito ng mga teachers, ang pinakauna, not yet. Rizal, not yet. Sleep not in peace. Ano ba talaga itong Like the Mulavi, mga teachers? Patungkol, isa po itong tulan, mga teachers, no? Na parang nakikipag-usap siya kay Rizal, sa hero natin na si Jose Rizal. So sa Like the Mulavi, mga teachers, sinasabi niya doon na hindi pa talaga tuluyang nakamit ng mga Pilipino yung kalayaan. Kung napansin niyo, not yet Rizal, not yet. Sleep not in peace. Bakit? Kasi yung focus ni Rizal, yung goal ni Rizal, 'di ba, na makamit ng mga Pilipino yung tunay na kalayaan, 'di ba? Yun yung goal ni Rizal, 'di ba? Ang kaso lang dito, makikita mong not yet or sleep not in peace, Rizal. Bakit? Kasi kahit namatay na si Jose Rizal, mga teachers, hindi pa rin tuluyang nakamit ng mga Pilipino yung tunay na kalayaan. Yes. Bakit? Sa panahon kasi ito, mga teachers, yung mga Pilipino dependent pa rin sila sa ibang bansa. Okay? Dependent pa rin sila, tapos walang, kumbaga, walang nakikipaglaban talaga para sa kalayaan na di tulad ng ginawa ni Jose Rizal. Focus dito, mga teachers, na Filipinism. Okay? Pagka-Filipino, para siyang patriotic, nationalism, parang ganyan, di ba? Okay. So, Like the Mulavi, kino-compare niya po yung mga Filipino sa isang puno. Okay? Kumbaga, hindi pa tuluyang nakamit ng isang ng Pilipinas yung tunay na kalayaan. Saka pa lang daw natin masasabi na tunay na tayong malaya or independent na tayo kapag nakakatayo na po tayo or nakatatayo na po tayong mag-isa. Na hindi na po tayo, kumbaga, hindi na po tayo dependent sa ibang bansa, hindi na po tayo dependent sa sa ibang mananakop, kumbaga, kaya natin, strong na tayo bilang Filipino, bilang isang Pilipinas. Okay, bilang isang bansa na hindi na tayo umaasa sa iba. Okay, hindi na tayo nasasakop ng iba. So yan pa lang natin makakamit yung tunay na kalayaan. Kaya tulad ng isang mulavi, kung ang Pilipinas nakakatayo ng mag-isa, tsaka pa lang natin matatawag na yung Pilipinas is tunay na talagang malaya. Kapag nakakatayo ng mag-isa, kapag matapang na, kapag matatag na, kapag strong na, nakatulad ng isang punong mulavi. Okay? So yun. Okay? Yun yung sulat ni Rafael Zulueta da Costa. Kapag gusto niyo malaman talaga yung buong tula, mga teachers, basahin niyo na lang ha. Like the Mulavi kung mayroon pa kayong oras, pero wala namang masyadong tinatanong diyan. At least kahit medyo meron kayong summary, okay na 'yan. Or meron kayong idea patungkol saan 'yan, okay? Next tayo, mga teachers, dito tayo. Sino yung may akda ng tulang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan? Again, ano yung tanong? Sino ang may akda ng tulang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan? Okay. So letter A, Celso Alcarunungan.
B. Guillermo Hollandez, C. Florentino Colyantes, or letter D. Amado V. Hernandez. Sino ang sumulat ng tulang kung tuyo na ang luha mo, aking bayan? Okay, kapag ang sagot nyo letter D, tama kayo mga teachers. Kapag ang sagot nyo Amado V. Hernandez, tama kayo. Siya po yung sumulat ng tulang iyan. Okay? Kapag pabasahin natin yung pamagat mga teachers, ang lungkot-lungkot, no? Yes, mga teachers. Pero ngayon, alamin muna natin kung ano yung mga sinulat ng mga taong bayan dito. Letter A, si Celso Alcarunungan, mapag-usapan naman ito mamaya. Pero sasabihin ko na lang sa inyo para di kayo malito. Celso Alcarunungan, siya po yung sumulat ng Satanas sa Lupa. Satanas sa Lupa, Celso Alcarunungan po yon. Next, si Guillermo Hollandez, siya po yung sumulat ng Pusong Sugatan. Mga Pusong Sugatan. Guillermo Hollandez po. Yun, huwag kayong mag-alala ha. Pag-uusapan natin yung mga akda mamaya. Next, kay Florentino Colyantes. Florentino Colyantes, siya po yung sumulat ng Ang Lumang Simbahan. Again, Ang Lumang Simbahan. Next, mga teachers, Amado V. Hernandez. Actually, marami siyang naisulat ha. Hindi lang isa. Ang kaso, iyon lang yung tanyag talaga na mga naisulat nila. Okay? Yun yung mga tanyag na naisulat nila. Next, si Amado Hernandez, siya po yung sumulat ng Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan. Ngayon mga teachers, bibigyan ko kayo ng kahit anong kahit konting idea lang tungkol o patungkol sa tula ni Amado Hernandez na Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan. Ito yun mga teachers. Basahin natin sabay-sabay. Lumuha ka habang sila ay palalong nagdiriwang. Sa libingan ng maliit, ang malaki may libangan. Katulad mo ay si Huli na aaliping bayad utang. Katulad mo ay si Sisa na binabaliw ng kahirapan. Walang lakas na magtatanggol. Walang tapang na lumaban. Tumataghoy kung paslangin. Tumatagis kung nakawan. O diba? Grabe ako kapoetic. O ganyan ako magbasa with feelings. Ganyan. Pero mga teachers, alamin muna natin. Kung tuyo na ang luha mo, aking bayan, kumbaga lumuha ka hanggang sa matapos na yung luha mo, hanggang sa matuyo na yung luha mo, hanggang sa wala ka na talagang mailuha, bayan ko. Yan yung ibig sabihin ni Amado Hernandez. Bakit lumuha ka? Or bakit tuyo na ang luha mo in aking bayan? Kasi pinagsasamantalahan talaga siya, okay? Pinagtatamas-tamasan, ano yun? Pinagtamas-tamasan yung kanyang puri, okay? Yung puri ng ating bayan, pinagsasamantalahan ng mga mananakop or ng mga banyaga. So kapag pansinin natin, inihalin tulad niya kay Huli. Mga teachers, kilala niyo ba si Huli? Si Huli mga teacher, siya po yung huli na mababasa niyo sa El Filibusterismo. El Filibusterismo na sinulat ni Jose Rizal. Siya po yung huli na kung nakasintahan ni Basilio. Alam niyo ba, kilala niyo ba si Huli? Siya po yung kasintahan ni Basilio. Anak po siya ni Kabisang Talis mga teachers. Na kung saan nakulong si Kabisang Talis, siya po yung nagpaalipin. Nagpaalipin siya sa isang pare. Okay? Nagpaalipin siya sa isang pare na maniak. Yes, lustful na pare, maniak. Okay, nagpaalipin siya para lang mabayaran yung utang. Okay, mabayaran yung utang ng kanyang ama. Okay, so si Huli po yun. Ang kaso lang mga teachers, bakit inihalin tulad ni Amado Hernandez si Huli or yung bayan kay Huli? Kasi si Huli pinagsamantalahan siya. Nagpaalipin siya, pinagsamantalahan siya ng isang pare. Okay? Alam niyo ba, i-rape ng pare si Huli? Ang kaso, sabi ni Huli na mas okay lang mamatay siya kaysa ma-rape siya ng isang lustful na pare. Kaya ang ginawa ni Huli mga teachers, tumalun siya sa bintana at namatay si Huli. Yes, namatay si Huli, nakasintahan ni Basilio na anak ni Kabisang Talis sa El Filibusterismo. Inihalin tulad ni Amado Hernandez yung bayan kay Huli na pinagsamantalahan ng mga Kastila. Next naman, katulad mo ay si Sisa. Kilala niyo naman siguro si Sisa, di ba? Kilala niyo si Sisa, di ba? Na binaliw ng kahirapan. Bakit siya nabaliw? Kasi mahirap si Sisa. Ma'am, ano po yung dahilan kung bakit nabaliw si Sisa pagkamatay ni Crispin, kanyang anak? Si Crispin, dahil mahirap si Sisa mga teachers, yung mga anak niya, si Crispin at si Basilio, doon po siya naging sakristan po sila doon sa simbahan. Okay? Ang kaso lang,
napagbintangan si Crispin na siya raw yung nagnakaw sa pera doon sa simbahan, di ba? So nangyari, binugbog si Crispin hanggang sa namatay. At yun yung dahilan kung bakit nabaliw si Cesar. Dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at napagbintangan, bakit? Dahil wala silang kalaban-laban. Mahirap lang sila eh. Kumbaga, apis sila ng kahirapan. Apis sila ng mga tao na kung tumingin sa kahirapan o yung mga mahihirap ay parang mga ano lang, parang mga lupa lang talaga. Parang napakababang uring tao. So kumbaga inihalin tulad yung bayan kay Huli at kay Sisa na pinagsamantalahan ng mga banyaga, ng mga mananakop. Okay? So ito yung kunto yun na ang luha mo, aking bayan. Next na tayo, mga teachers. Mga tanyag na akda at manunulat. Ngayon, mga teachers, hindi ko na masyadong sabihin sa inyo yung summary. Ginawa ko lang talaga ang PowerPoint na ito para, mga teachers, makita nyo yung mga pamagat at kung sino yung sumulat, yung mga sikat na akda. Kung gusto nyo yung isearch yung mga sikat na akda, pwede nyo yung isearch, mga teachers. Nakuha ba? Pwede nyo yung basahin, ha? Okay, pero ngayon ipakilala ko lang sa inyo. Pinakauna na akda, mga teachers, yung Ako ang Daigdig. Again, ano yon? Ako ang Daigdig, ito yung kalipunan ng Tulanino. Ako ang Daigdig kay, minsan na yung naitanong sa board exam, ha? Ako ang Daigdig, sa majorship na yan naitanong. Kay Alejandro G. Abadilla po yan. Again, kanino yan, ma'am? Alejandro G. Abadilla. Naalala nyo ba si Alejandro G. Abadilla? Siya po yung kilala bilang ama ng ano? Ama ng malayang taludturan. Again, sino siya, ma'am? Ama ng malayang taludturan, Alejandro G. Abadilla. At kilala rin po siya sa kanyang sagisag panulat na Aga. Aga, okay? Aga, mula po yun sa kanyang mga initial, okay? Aga, Alejandro Abadilla. Siya po yung kilala bilang the father of modern Filipino poetry. Makabagong tulang Pilipino or modern Filipino poetry at siya rin po yung ama ng malayang taludturan. Nakuha nyo? Siya po yung sumulat or sa kanya po yung Ako ang Daigdig. Kalipunan po yan ng tula ni Alejandro Abadilla, Ako ang Daigdig. Okay? Next tayo, mga teachers, Suyuan sa Tubigan. Again, Suyuan sa Tubigan, ito po yung akda na kung saan isa po siyang maituring po siya na maikling kwentong pangkatutubong kulay. Again, ano yun, ma'am? Maikling kwentong pangkatutubong kulay, Suyuan sa Tubigan. Ang Suyuan sa Tubigan, sinulat po ito ni Macario Pineda. Sino yun, ma'am? Macario Pineda. Si Macario Pineda po, mga teachers, siya po yung tinagurian bilang ama ng si Macario Pineda, ama ng maikling kwentong pangkatutubong kulay. Again, sino'y ma'am? Ama ng maikling kwentong pangkatutubong kulay. Sa kanya po yung Suyuan sa Tubigan. Sa Suyuan sa Tubigan, no, naglalarawan po ito sa panitikan, sa paniniwala, sa pag-uugali, sa mga beliefs, mga religion, okay? Pagkain lahat, basta kultura ng isang lugar. Kapag nilarawan yan, mga teachers, Suyuan sa Tubigan po yun. Okay, or I mean, maikling kwentong pangkatutubong kulay po yun. Basta pangkatutubong kulay kasi naglalarawan siya sa panitikan, paniniwala, sa kultura ng isang mga tao na nasa isang lalawigan or nasa isang pulo. Okay? So, Suyuan sa Tubigan kay Macario Pineda po. Ayan. Nakuha? Very good ang taong bayan. Si Macario Pineda, sino siya? Ama ng maikling kwentong pangkatutubong kulay. Very good. Next na tayo, Arizal. Sino ang sumulat? Isulat nyo dyan, mga teachers, ha? Yung mga nabanggit ko, ha, isulat nyo kasi wala siya sa PowerPoint. Hindi sapat na screenshot lang. Dapat nagsulat kayo dyan. Si Arizal, okay? Sino yung sumulat ng Arizal? Natanong to, mga teachers, ang tanong, sino daw ang sumulat ng pinakamahusay na tula na alay kay Rizal? Arizal, na may pamagat na Arizal or kay Rizal. Sino ang sumulat ng pinakamahusay na tula na alay kay Rizal? Sino? Very good. Si Cecilio Apostol. Sino, ma'am? Cecilio Apostol. Mga teachers, marami po talagang mga Pilipino, ha? Hindi lang si Cecilio Apostol, ha? Maraming mga Pilipino ang sumulat ng tula na alay kay Rizal. Pero kay Cecilio Apostola, yung na-recognize na pinakamahusay na tula na alay kay Rizal. Sino yon? Cecilio Apostol. Ano yung pamagat na tula na inalay niya kay Rizal? Arizal. Nakuha?
Very good. Si Cecilio Apostol, mga teachers, kilala rin po siya sa kanyang sagisag panulat na Kalispo. Isulat niyo, Kalispo. Kalispo. Okay? Letter C-A-L-I-S-P-O. Kalispo. Okay? Cecilio Apostol. Okay? Okay. Next na tayo, mga teachers. Sino po yung sumulat ng Uhaw ang Tigang na Lupa? Ito, natanong to ha. Natanong to. Sino yung sumulat ng Uhaw ang Tigang na Lupa? Very good. Si Liwayway Arceo. Again, sino ma'am? Liwayway Arceo. Kapag sinasabi nating Uhaw ang Tigang na Lupa, patungkol po ito sa isang bata or sa isang dalaga. Okay? Dalaga na uhaw sa pagmamahal, uhaw sa attention ng kanyang mga magulang. Kaya siya pinamagatang Uhaw ang Tigang na Lupa. Kanino yan? Liwayway Arceo. Ang tinanong sa board exam, okay? Sa storya na Uhaw ang Tigang na Lupa, sino daw ang nagsabi doon na ang pag-ibig, ang unang pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig kailanman? Sino daw yung nagsabi doon? Yung ama ng dalaga. Yung haligi ng tahanan. Yung ama. Siya po yung nagsabi na ang tunay na pag-ibig, ang unang pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig kailanman. Ma'am, ano po bang nangyari sa Uhaw ang Tigang na Lupa? Patungkol po ito sa dalawang mag-asawa. Yung lalaki, yung first love niya talaga, yung mama ng dalaga. Okay, yung asawa niya. Yun yung first love talaga niya. Ang kaso lang mga teachers, ang nangyari mga teachers, no? Ang nangyari, yung dalawa mga teachers, yung lalaki ha, yung lalaki, na fall out of love po siya sa babae, sa asawa niya. Again, na fall out of love po siya sa asawa niya. At nahulog siya. Para siyang may pagkapareho. Yung story niya ha, medyo may pagkapareho po siya sa ano. Yung kay Paz Benietez, yung The Dead Stars, okay? May pagkahalintulad pero hindi talaga ganun, okay? Okay mga teachers, ganito yun ha. Sa Uhaw ang Tigang na Lupa mga teachers, na fall out of love po yung lalaki sa asawa niya. Tapos umibig po siya sa ibang babae. Kumbaga nangabit po yung lalaki, okay? Next sa story mga teachers, yung lalaki, yung ama ng dalaga, is nakahilata na lang siya. May sakit kasi siya. Nakahilata na lang siya. Tapos, yung mama niya, bihira lang talagang ngumiti. Bihirang magalit, bihirang tumawa. Para siyang ano, ulan sa tag-araw. Alam niyo yon, yung tag-init mga teachers, tapos umuulan, bihirang-bihira yan, di ba? O kayo nga, tag-init, tapos umuulan. Siguro kapag may ulan, pero bihira lang, di ba? Kasi tag-init yon. Kaya siya, Uhaw ang Tigang na Lupa. Bakit? Hindi siya nadiligan eh. Hindi siya naulanan ng pagmamahal. Kasi bihira lang yung nagsalita yung mama niya. Bihira lang nga ngumiti yung mama niya. Bihira lang nagalit yung mama niya, yung mga bagulang niya. Kaya siya, uhaw ng pagmamahal. Uhaw ng atensyon. Uhaw ang Tigang na Lupa, okay? So, anong nangyari? Ganito yun mga teachers, yung papa niya, di ba, na full out of love sa mama niya. Tapos, nagkasakit yung papa niya. Nakita ng dalaga yung kahita ng papa niya. Yung, kumbaga, yung box, small box ng papa niya. Tinignan niya, binuksan niya yung teachers, tapos nakita niya doon yung larawan ng babae. May larawan doon sa loob ng kahita mga teachers, larawan ng isang babae at hindi yun larawan ng kaniyang ina. Yes, ibang babae po. Larawan ng ibang babae. Tapos merong mga sulat doon. Nakasulat sa sulat doon mga teachers na ang unang pag-ibig ay hindi tunay na pag-ibig kailanman. Okay? Doon niya nalaman na yung papa niya may ibang mahal, hindi yung mama niya. Yung mama niya, no, kahit nagkasakit yung papa niya, palaging binabantayan ng mama niya, inaalagaan ng mama niya yung papa niya. Kahit alam na ng mama niya na hindi siya yung ama, yung hindi siya mahal ng kaniyang asawa. Okay? Kasi meron doong ano, diary. Okay? Nabasa ng kaniyang mama yung diary. Sulat kasi doon na nagmahal na yung lalaki sa iba. Okay? So mga teachers, ang nangyari, yung malapit na talagang matigi, okay? Malapit na mamatay yung lalaki. Sinabi niya sa babae na, mahal, pakawalan mo na ako. Ano yon? Mahal, hayaan mo na akong maging malaya, maging masaya. Nakalimutan ko yung term mga teachers, basahin niyo na lang, okay? Basta malungkot siya. So kaya, pinapalaya na lang siya ng kanyang ina. Kaya pagpalaya ng kanyang ina mga teachers, sinalikan niya ang kanyang asawa, ang ama ng dalaga, hanggang pagkatapos nun, namatay yung lalaki. Okay? Namatay yung lalaki. Mga teachers, malungkot yun. Malungkot siya sa part ng babae, na hindi, sa part ng dalaga, na hindi niya talaga na, ano,
parang uhaw siya ng pagmamahal. Okay? So, yun yung mga teachers, ha? Yun yung story. Kanino nga yung uhaw ang tigang na lupa? Kay Liwayway Arcillo po yun. Very good. Next na tayo, kwento ni Mabuti. Kanino yung kwento ni Mabuti? Very good, kay Genoveva Matute. Okay? Genoveva Pedrosa Matute ata yun. Pedrosa Matute. Genoveva Matute. Siya po yung manunulat, mga teachers, ng pambata. Manunulat po siya sa pambata. Okay? Kwento ni Mabuti. Patungkol po yun sa isang guro. Okay? Isang guro. Bakit Mabuti, ma'am? Bakit siya tinatawag na Mabuti? Kasi palagi niya sinasabing Mabuti. Kapag may sumasagot, sinasabihan niyang Mabuti. Okay? Kaya siya tinaguri ang Mabuti. Okay? Next na tayo, mga teachers. Dalagang Bukid. Okay, again, Dalagang Bukid. Sino po yung may akda ng Dalagang Bukid? Pasensya na mga teachers ha, para wala akong energy ngayon kasi pagod ako sa life. Oh, charis, busy-busy ako mga teachers. Oh, sige, Dalagang Bukid, kanino yon? Very good. Kanino Dalagang Bukid? Kay Hermogenes Ilagan. Again, ma'am, kanino? Hermogenes Ilagan. Tandaan nyo mga teachers, sa Dalagang Bukid, sino yung sumulat? Hermogenes Ilagan. Tapos, tandaan nyo rin teachers, makinig kayo. Tandaan nyo. Ang Dalagang Bukid, mga teachers, ito yung pinakaunang pelikula na pinalabas sa Pilipinas. Again and again, ano yon? Isulat nyo. Ang Dalagang Bukid, ito po yung pinakaunang pelikula na pinalabas sa Pilipinas. Ma'am, sino nga yung ama ng pelikulang Pilipino? Sino yon? Si Jose Nepomuceno. Jose Nepomuceno, siya po yung ama. Siya po yung ama ng pelikulang Pilipino. Bakit siya yung ama? Kasi siya po yung unang nagpalabas ng pelikula sa Pilipinas at ang una niyang pinalabas na pelikula yung Dalagang Bukid ni Hermogenes Ilagan. Kaya siya tinaguri ang ama kasi siya yung unang nagpalabas ng pelikula sa Pilipinas. Tapos yung ginamit niyang pelikula, yung pinalabas niyang pelikula, yung Dalagang Bukid, kanino yon? Kay Hermogenes Ilagan. Okay? Very good. Next na tayo mga teachers, ha? Next na tayo. Dito tayo, dugo ang placard. Okay? Dugo ang placard na isulat ito sa panahong aktivismo. Sa mga aktivismo na po ito na isulat. Kanino to? Very good. Kay Rogelio Mangahas. Again, kanino yan? Kay Rogelio Mangahas. Okay? Next tayo mga teachers, sa pula, sa puti. Patungkol po ito sa mga sugarol. Yung sabungero. Yes, sa pula, sa puti. Mga sabungero yan. Oh, sa pula, sa puti. Ganyan. Sino yung sumulat yan? Si? Okay, very good. Si Francisco Soc Rodrigo. Again, si Francisco Soc Rodrigo. Sa pula, sa puti po yun sa kanya. Next, mga teachers, lupang tinubuan. Mga teachers, tandaan nyo ha, isulat nyo ha. Ang lupang tinubuan, ito po yung pinakatanyag na akda sa panahon ng Hapon. Again, ang lupang tinubuan, ito po yung nagkamit ng unang award sa panahon ng Hapones. Okay? Sa panahon ng Japanese. Ito yung pinakatanyag na akda. Sino yung sumulat? Sino yung sumulat? Very good. Si? Okay. Si Narciso Reyes. Again, sino yun, ma'am? Narciso Reyes sa panahon ng Hapon. Ito po yung pinakatanyag na akda sa panahon ng Hapon. Okay? Nakuha, isulat nyo ha. Next, bungangan ng pating. Bungangan ng pating. Ano po yun? Sino po yung sumulat na bungangan ng pating? Si Julian Cross Balsameda. Tandaan nyo ha, Julian Cross Balsameda, bungangan ng pating. Next na tayo pang teachers, sa pagitang walang bango. Minsan na ito lumabas mga teachers. Lumabas to sa board exam, sa Gen Ed. Sa pagitang walang bango. Sino yung sumulat ng sa pagitang walang bango? Sino yon? Very good ang taong bayan, Inigo Edrigalado. Sino yon? Inigo Edrigalado. Okay? Ang sampagitang walang bango, minsan tinanong, patungkol saan daw ang sampagitang walang bango? Patungkol po yan sa pagtataksil ng asawa. Again, pagtataksil ng asawa. Kaya siya walang bango kasi nasingo na siya ng ibang lalaki. Ganyan, or ibang kabit, ganyan. Kaya nawala na yung bango niya. Sampagitang walang bango, patungkol po yan sa pagtataksil ng asawa. Nakuha? Okay, very good. Next na tayo, Nena at Nining. Natandaan niyo ba to? Sinabi ko na to kanina, di ba? Nena at Nining, ito yung pinakaunang nobelang Patagalog. Ano yon? Nobelang Patagalog. Sino ang sumulat ng Nena at Nining? Kutusan ko kayo kapag di nyo yan nasagot. Sino?
Very good. Si Valeriano Peña. Again, sino yun, ma'am? Valeriano Hernandez Peña. Siya po yung tinaguri ang ama ng nobelang Tagalog kasi siya po yung unang nakasulat ng nobelang Patagalog na may pamagat na Nena at Nining. Okay, nakuha? Okay, very good. Si Peña po yun, ha? Okay, si Peña po yun. Next na tayo, mga teachers. Balikan nyo na lang, ha? Kung medyo mabilis ako, balikan nyo na lang. Next naman, teachers, Satanas sa Lupa. Sino yung sumulat ng Satanas sa Lupa? Na-mention ko to kanina kasi nasa question siya, nasa choices siya. Satanas sa Lupa, sino yung sumulat ng Satanas sa Lupa? Kutusan ko kayo. Sino? Okay, very good. Si Karunungan. Celso Al Karunungan. Sino yon? Celso Al Karunungan, Satanas sa Lupa po yan. Next mga teachers, Dekada 70. Okay, Dekada 70, sikat na manunulat to. Sikat na manunulat or feminista, isulat nyo. Sikat na feministang manunulat. Feminista, kapag sinasabing feminista mga teachers, mga pambabae yan, di ba? Yung kakayahan ng isang babae, di ba? Yung babae ang pinakasentro, di ba? Yes, siya po yung sikat na feministang manunulat, si Luwalhati Bautista. Marami siyang naisulat mga teachers ha, hindi lang Dekada 70. Ang kaso lang Dekada 70 yung natanong sa board exam. Pero yung ibang naisulat ni Bautista, yung Bulaklak sa City Jail, Bulaklak sa City Jail, kay Luwalhati Bautista yan, Dekada 70 kay Luwalhati Bautista rin yan. Yung Bata-Bata Paano Ka Ginawa? Bata-Bata Paano Ka Ginawa? Marami pa yung iba, okay? Gapo. Yes, yung gapo sa kanya rin po yun. Kay Luwalhati Bautista rin yun. Okay? Okay. Next na tayo mga teachers, ang Gorion. Okay, ngayon, ang Gorion, natanong to sa board exam. Ang tanong sa board exam, paano daw or saan daw inihalin tulad ang Gorion? Okay? But wait, sino ang sumulat ng ang Gorion? Very good. Ang sumulat ng ang Gorion, sino yun? Si Ildefonso Santos. Ildefonso Santos, siya po yung sumulat ng ang Gorion na kung saan inihalin tulad niya po yun sa buhay ng tao. Again, saan niya inihalin tulad? Sa buhay ng tao. Ang Gorion ni Ildefonso Santos. Next, Tinakalang Ginto. Sino yung sumulat ng Tinakalang Ginto? Mga teachers, tinanong to sa board exam, ano daw yung akda niya, okay, akda. Sino nga sumulat ng Tinakalang Ginto? Si Juan Abad. Again, sino yon? Juan Abad. Tinanong siya sa board exam mga teachers, paano tinanong ma'am? Ito daw yung akda ni Juan Abad na kung saan dahilan kung bakit siya nakulong. Bakit siya nakulong mga teachers? Kasi yung Tinakalang Ginto against po yan sa mga sa pamamahalan ng Amerikano. Against yan sa pamamahalan ng Amerikano. Kaya nung itinanghal na nila yung dula na iyan, pinuntahan sila sa tuktok ng Batangas, tapos dinakip si Juan Abad kasama na yung may-ari ng entablado. Dinakip sila ng mga Amerikano. So yun yung dahilan kung bakit nadakip si Juan Abad ang Tinakalang Ginto. Nakuha? Okay, next na tayo mga teachers, footnote to the youth. Footnote to the youth, kanino yan? Kay Jose Garcia Villa. Kanino? Jose Garcia Villa. Basahin nyo yan mga teachers. Yung lalaki na gusto ninyo mag-asawa, bata pa siya, basahin nyo yan kung gusto nyo basahin, okay? Kanino yung footnote to the youth? Kay Jose Garcia Villa. Si Jose Garcia Villa, mga teachers, kilala rin siya bilang the comma poet at Dav J. Leon. Dav Eagle Lion. Dav J. Leon. Jose Garcia Villa, comma poet, tsaka Dav J. Leon. Dav J. Leon. Nakuha? Okay. Sa kanya po yung footnote to the youth. Next mga teachers, si Binibining Fatupats. Si Binibining Fatupats, kanino yan? Fatupats, kanino yan? Siya po yung, ang sumulat dito mga teachers, tandaan nyo, ang sumulat dito, siya po yung ama ng Panitikang Kapampangan. Ama ng Panitikang Kapampangan, siya po yung sumulat ng Binibining Fatupats. Sino po yon? Natandaan nyo ba yung ama ng Panitikang Kapampangan? Very good. Si Soto po yun. Again, sino? Si Juan Crisostomo Soto. Siya po yung sumulat ng si Binibining Fatupat. Si Crisostomo Soto. Ama ng Panitikang Kapampangan. Baka nalito kayo ha, ang sinagot nyo ano, yung ama ng Dulang Kapampangan. Iba yung ama ng Dulang Kapampangan ha. Kapag ama ng Panitikang Kapampangan, si Crisostomo Soto po yun. Naisulat niya si Binibining Fatupats. Next na tayo, dito tayo, pag-usapan natin yung ama ng Dulang Kapampangan. Siya po yung sumulat ng kahapon, ngayon at bukas na naging dahilan mga teachers kung bakit siya dinakip. Yes!
nadakip rin po siya. Mga teachers, bakit against rin po yung dula niya na kahapon, ngayon at bukas sa pamamahala ng Amerikano, kaya siya dinakip. Mga teachers, sino yung ama ng dulang Kapampanga na sumulat ng kahapon, ngayon at bukas? Very good. Aurelio Tolentino. Sino yon? Si Aurelio Tolentino. Very good ang taong bayan. Next, mga teachers, dito tayo. Aurelio Tolentino, ha? Next, dito tayo, Ampanday. Sino yung sumulat ng Ampanday, mga teachers? Ang sumulat ng Ampanday, siya po yung nakilala bilang makata ng manggagawa. Again, sino yun, ma'am? Ang sumulat ng Ampanday, kilala po siya bilang makata ng manggagawa. Kasi panday, di ba? Kapag panday, labor yun, di ba? Manggagawa yan, di ba? Siya po yung makata ng manggagawa. Huwag kayong malito, ha? Ama ng manggagawa tsaka makata ng manggagawa, magkaibang tao yun. Ama ng manggagawa, sino yun? Isabelo de los Reyes yun, di ba? Yes, kapag makata na manggagawa, sino yon? Makata na manggagawa, manunulat na manggagawa, sino yon? Amado Hernandez po yon. Si Amado V. Hernandez, siya po yung makata ng manggagawa at siya po yung sumulat ng Ampanday. Next, how about Pusong Sugatan? Mga teachers, nabanggit ko na rin po ito sa inyo, yung Pusong Sugatan. Sino yung sumulat ng mga Pusong Sugatan? Patungkol po ito sa dalawang tao na nag-iibigan, dalawang magkasintahan na nag-iibigan na hindi, sa simula, hindi sila nagkatuluyan. Pero na naglaon sila yung nagkatuluyan, kumbaga. Okay? So, hindi sila nagkatuluyan sa simula. Okay? Mga Pusong Sugatan, kanino yan? Kay Hollandes po yan. Guillermo Hollandes. Again, kanino? Guillermo Hollandes po yan. Naku, ha? Okay, very good. Next, Aluha. Next, mga teachers, Aluha. Sino yung sumulat ng Aluha at walang Panginoon na nakilala bilang ama ng maikling kwentong Tagalog? Sino yon? Ama ng maikling kwentong Tagalog? Sino yon? Uy, mga teachers, advice ko sa inyo, ha, panuurin nyo yung mga ama-ama. Okay? Panuurin nyo yon kasi may lumabas yun sa board exam. Okay, ngayon, Aluha. Sino yung sumulat ng Aluha? Siya po yung kilala bilang ama ng maikling kwentong Tagalog. Sino yon? Very good. Sino? Si Diogracias Rosario. Diogracias Rosario, ama ng maikling kwentong Tagalog. Lagyan nyo ng Tagalog, ha? Kasi kapag ang tanong sa board exam, ama ng maikling kwento lang. Ama ng maikling kwento or ama ng modernong maikling kwento? Sino yon? Si Edgar Allan po yon. Edgar Allan po. Pero kapag may Tagalog, si Diogracias Rosario po yon. Okay? Very good. Next, walang Panginoon, sa kanya pa rin yun. Kay Diogracias Rosario. Okay? Next na tayo, mga teachers. Florante at Laura. Sino yung sumulat ng Florante at Laura? Sino? Ano yung Florante at Laura? Awit or Corrido? Awit or Corrido? Ano yon? Florante at Laura, awit or Corrido? Very good. Awit po yan. Awit. Awit. Okay? Now, sino yung sumulat ng Florante at Laura? Sino yon? Very good. Si Francisco Baltazar. Si Francisco Baltazar, siya po yung sumulat ng Florante at Laura. At doon po, mga teachers, no, sa Florante at Laura, inalay po yan ni Francisco Baltazar sa kanyang dating nobya na si Maria Asuncion Rivera. Again, Maria Asuncion Rivera na tinatawag niyang Celia. Tinatawag niyang Celia si Maria Asuncion Rivera. Okay? Next, mga teachers, isa po yung awit, ha, Florante at Laura. Patungkol yun kay Florante. Pag-iibigan ni Florante at Laura. Sinulat niya Francisco Baltazar. Next na tayo, Punong Kahoy, mga teachers. Sino yung sumulat ng Punong Kahoy? Or isang Punong Kahoy? Siya rin po yung kilala bilang hari ng baligtasan at makata ng pag-ibig. Sino yung kilala bilang hari ng baligtasan at makata ng pag-ibig? Okay, si Jose Corazon de Jesus. Jose Corazon de Jesus, siya rin po yung kilala bilang Joseng Batuti. Again, sino, ma'am? Joseng Batuti. Siya yung sumulat ng Punong Kahoy. Ma'am, paano yan tinanong sa board exam? Patayutay rin po siya, mga teachers. Kapag ako ay, kapag tanawin mo sa malayo, tila ako ay isang nakadipang cross. So, isa po yung tayutay. Anong tayutay po iyon? Simili po iyon. Simili or pagtutulad. Ma'am, bakit siya simili? Kasi ginagamitan po siya ng tila. Kapag tanawin nyo sa malayo, tila ako'y nakadipang cross. Simili po yun. Sino yung sumulat ng isang punong kahoy? Si
Jose Corazon de Jesus. Jose Corazon de Jesus. Makinig kayo mga teachers, ang isang punong kahoy, isa po yung elegy. Ilihiya po yan. Pagmumuni-muni po yan sa patay, ilihiya po yan. Isang punong kahoy or punong kahoy. Punong kahoy ni Jose Corazon de Jesus. Next tayo mga teachers, Ibong Adarna ngayon. Ang Ibong Adarna, awit or corrido? Ang Ibong Adarna, awit or corrido? Very good. That is corrido. Now mga teachers, sino yung sumulat ng Ibong Adarna? Sino yung sumulat ng Ibong Adarna? Si Jose de la Cruz. Jose de la Cruz, siya po yung kilala bilang Husing Sisiu. Husing Sisiu, Jose de la Cruz, siya po yung sumulat ng Ibong Adarna. Next tayo mga teachers, bilisan lang natin na teachers ha, kasi mukhang inaantok na talaga ako teachers. Bilisan na lang natin ha. Okay, El Verdadero Decalogo. Sino yung sumulat ng The True Decalog or El Verdadero Decalogo? Minsan na ito natanong sa board exam mga teacher, si Apolinario Mabini. Again, Apolinario Mabini, siya po yung ama ng himagsikan or ama, sorry. Siya po yung utak. Utak ng himagsikan, Apolinario Mabini po yun. Utak ng himagsikan, Apolinario Mabini. Siya po yung kilala bilang Bini at yung paralitiko. Sa gisag panulat, Bini at paralitiko, at kilala siya bilang dakilang lumpo. Siya po yung sumulat ng The True Decalogue or The El Verdadero Decalogo. Nakuha? Very good. Next, Liwanag at Dilim. Liwanag at Dilim, ito po yung sanaysay na sinulat nino. Siya po yung nakilala bilang utak ng katipunan. Utak ng katipunan, siya po yung may patnugot ng kalayaan. Newspaper ng katipunan, kalayaan, di ba? Siya po yung patnugot ng kalayaan. Sino yon? Si Emilio Jacinto, utak ng katipunan, at sa kanya po yung sanaysay na liwanag at dilim. Liwanag at dilim. Nakuha, Emilio Jacinto yan. Next, ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Sino yung sumulat ng... Uy, minsan na ito natanong sa board exam, mga teachers, umayos kayo. Minsan na ito natanong sa board exam, baka ulitin nila ha. Ang dapat mabatid ng mga Tagalog, ano yon? Sino yung sumulat? Si... Siya po yung kilala bilang supremo ng katipunan. Tapos may sagisag panulat rin po siya na may pag-asa at agapito bagong bayan. Siya po yung dakilang plebyo. Dakilang plebyo at siya rin po yung ama ng demokrasyang Pilipino. Ama ng demokrasyang Pilipino, si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Nakuha niyo? Okay, next na tayo. Ninay. Sinabi ko na to, sino yung nagsulat ng Ninay? Ito yung pinakaunang nobelang panlipunan na naisulat pa Kastila. Nobelang panlipunan na naisulat pa Kastila. Sino po yung sumulat dyan? Si Pedro Paterno. Sino ma'am? Pedro Paterno. Nakuha niyo ba? Very good. Next mga teachers, dito tayo ang Angkalupi. Sino yung sumulat ng Angkalupi? Si Benjamin Pascual. Again, Benjamin Pascual. Okay? Patungkol po yun sa Kalupi, yung wallet, di ba, napagbintangan yung bata, di ba? So Kalupi, Benjamin Pascual po yun. Di mo masilip ang langit. Kanino yan? Di mo masilip ang langit. Patungkol po ito sa isang lalaki, sila po yung nagtayo sa ospital. Okay? Yung lalaki, isa po siyang construction worker. Tapos siya po yung nagmamasa, sila po yung nagtayo sa building na hospital. Tapos mga teachers, yung asawa niya nanganganak. Nung nanganak na yung asawa niya mga teachers, dinala niya sa ospital. Ang kaso lang, kulang yung pera niya. Okay? Kulang yung pera niya. Kaya hindi sila, kumbaga, hindi sila finokus ng doktor. Hindi sila, ano yon? Inalaga, yung asawa niya, hindi inalagaan ng doktor nung nanganak na yung asawa niya. Kaya nangyari, nagkaroon ng komplikasyon at namatay yung asawa niya tsaka yung anak niya. Okay? Doon sa ospital na kung saan sila yung may gawa. Sa sobrang galit niya mga teacher, sinunog niya yung hospital. Yes, kasi siya yung may gawa, siya yung nagtayo ng hospital pero hindi niya napakinabangan, hindi inaruga yung asawa at anak niya. So sinunog niya yung hospital, so kaya siya nakulong. At nandito yung di mo masilip ang langit. Doon niya nasulip. Sino yon? Si Benjamin Pascual pa rin yung sumulat dyan. Again, si Benjamin Pascual pa rin. Next, Ibong Mandaraget. Sino yon? Ibong Mandaraget. Siya po yung Makata na manggagawa, si Amado V. Hernandez. Again, Ibong Mandaraget, si Amado V. Hernandez. Next, mga teachers, ang Mabangis na Lungsod. Sino yung sumulat ng Mabangis na Lungsod? Si Efren Abuwig. Sino yun, ma'am? Efren Abuwig. Mabilisan lang to teachers, ha? Kasi antok na ako. Okay, next naman, Isang Dipang Langit. Sino yung sumulat ng Isang Dipang Langit?
Isang di panglangit, si Amado V. Hernandez pa rin yun. Amado V. Hernandez. Next, mga teachers. Okay. Yun na lang po muna, mga teachers, ha? Kasi hindi kinakaya ng katawan ko, mga teachers. Next, drills natin, mga teachers. Tatalakayin ko yung lahat ng mga naisulat na nobela, lahat ng naisulat na akda ni Jose Rizal. Tapos, tatalakayin ko rin yung mga unang nobela o unang aklat sa Pilipinas sa panrelihiyon, yung Doktrina Kristiyana. At tatalakayin ko rin yung mga tanyag o ma-impluensyang aklat sa buong mundo. Sa next drills ko na yun tatalakayin, ha? Hindi ko na kaya yun ngayon. Okay ba? Okay, so thank you, teachers. Manood kayo, ha? At mag-aral kayong mabuti, mga teachers. Bakit? Kasi ano, mag-aral kayo ng mabuti kasi malapit na yung board exam nyo, mga teachers. Nakuha ba? Okay. So thank you everyone and see you sa next drills, ha, kung kaya ko sa next drills. Okay, next sa tayo. End ko na, ha. Thank you.